Hey guys, what's up? My name is Zoe and naisip ko lang gumawa ng video tungkol sa MG5 kasi, well, there's may video kasi na nagkakalat doon sa GC natin na parang he's telling that the MG cars are unreliable, no? Well, I'm gonna give it my fair point black and white opinion about the car since I got one, right? Tagalog ba ako eh? Siguro, nung una kong nakuha tong MG, mga reviews ko dito, imemention ko muna yung mga things na hindi ko gusto about the car, no? Unang-una, yung panagpipindot ako ng aircon, no? I forgot the term na kasi bagong gising lang ako, lasing pa ako guys. Pero, yung every time you need to turn on the aircon, kailangan mong pindutin yung cycle ng air dapat nasa loob lang. Forgot the term. Which is normally kasi sa car dapat, I think, sa tagal ng ano ko, dapat automatically dapat naka-on na dapat yan or something like that. Pero okay naman, yung aircon niya, nasanay kasi ako guys sa Nissan eh. Ang Nissan kasi talaga panagbuga ng aircon, Diyos ko, my God. Di mo alam kung nasa Antarctica ka. Kailangan mo ng jowa para mapabawasan yung lamig. Hindi, joke lang. What I meant to say is, kailangan mo talagang tiisin yung coldness ng Nissan kasi ganun sila kalakas. Yung aircon niya okay lang. Hindi mo siya iboboost ng 1 or 2. Medyo ako nahihinaan ako. Coming from a Nissan owner, medyo may ganun siyang pero hindi naman siya totally issue talaga. Malamig naman pag sa malamig. It was pretty good. Yung door locks niya maganda. Para siya yung sa BMW. Ito. Yan. Okay naman siya. Yung door locks niya, wala akong naging problem. Cruise control niya maganda. Guys, hindi na ako masyado magiging sobrang nerdy specific ha. Pero it's an MG car. Yung sound niya guys, I'm not gonna lie ha. Yung sound niya, nung pinatugtog ko yung MG, yung stock sound niya, not pretty bad. To be honest, gusto ko yung normal stereo lang. Yung ayoko yung may mga video-video or may mga backing, ano. Pero personal preference ko na yon kasi syempre kids of the 90s. Tsaka yung mga boys ko kasi mga car club namin, wala kaming ganun. And, you know, I just like to keep the tradition na lang sa amin na ganun, na normal stereo pa din. Pero yung sound niya guys, not bad. Kung hindi ka naman yung sobrang meticuloso talaga sa sound, yung hindi ka masyadong like into the car show sound-ish na vehicles na kala mo naka Harman Kardon lahat and naka ano ka or naka Bose or something like that. The sound is not pretty bad, especially for a personal level of use. Hindi naman siya actually bad eh. Ako, nagpapatugtog ako ng mga modern day songs and so I love it, no? Okay, let's talk about the engine. This thing is running on a 1.5 displacement. Itong kotseng to. Alam nyo guys, tinakbo ko siya sa Tagaytay last night kasi wedding nung friend ko. Eh, ando din yung mga old car clubs ko. We run, may mga friends ako doon naka Volvo. Yun, we run down. It was pretty okay. The response of sa una yung part lang niya yung may konting delay, may lag siya yung sinasabi nila. Yeah, nararamdaman ko siya actually. May konting, pero lahat naman kasi guys ng cars may problema. Pag bumili ka din ng McLaren, may problema din ng McLaren. Alam niyo ba 'yon? Yung supercar, may problema din 'yon. Hindi siya maganda yung rolling start niya. Nadidinig niyo naman guys eh sa mga vloggers na mga naka-McLaren eh. Lahat yan, may lahat ng kotse guys may pintas. Kung lahat yun papansin ninyo, wag na lang kayo bumili. Malang tao yan, walang perfect. Ngayon, so far okay naman yung acceleration niya sa akin. Sa una lang yung start, yung medyo yung pick up nung kanyang yung hatak. Parang, I'm trying to use simpler terms ha. Yung pick up nung hatak niya medyo may delay ng few seconds. Kung meron kayo guys solution doon, mag-jot down below lang kayo. Tulungan niyo yung mga brothers natin na bibiling bago ng MG.
it's good to keep this community, you know, untoxic and helpful. So yun, so far wala naman akong reklamo doon. Pero pag tumatakbo na siya, yung rolling na yung car, guys, promise, ang sarap niya i-drive sa highway. Dinrive ko siya ng early 2 to 3 a.m. Sa Tagaytay, going downhill ng Silang hanggang Imus. Guys, sulit. Promise, nag-enjoy kami, bilisan kami. We were like, kasi mga car club ko yung mga kasama ko, eh. Parang nag-fun run kami. We were driving really fast. We were enjoying. Nakakasabay yung MG, guys. Sa mga Honda Civics, we were bilisan kami. It was fun. No, it was fun memories with my old guys. Kasi syempre may mga trabaho na kami. Then, just enjoying life na lang. Then, yun. So far, wala naman akong problem sa MG. Sa on the car itself, ha. Iba pa usapan yung maintenance. So far, wala naman akong naging problema. Dinaan namin sa Imo, sa Lubak, everything. At sa uphill ng Tagaytay, Laban siya. Ang taas nga ng acceleration yun nung umaangat, eh. Wag lang yung talagang stop na stop talaga. Yung stop na stop talaga siya. Kasi may lag siya, eh. Yung may lag siya sa initial start, yung unang kadyot, ika nga. Pero to me, that's unnoticeable, you know. Kung di ka naman street racer or something like that, okay na siya for me. Kung di ka naman nakikipagkarera, to me, it's fine. I mean, like, opinion ko lang to, ha, para at least case meron ko yung fair point. Natuwa naman ako sa ganito na upholstery. Something refreshing for me, no. I find it not bad. Ang hindi ko lang gusto dito sa MG is yung itong lights. Kasi pag madilim na, ang bugalalong ilaw niya is sa front lang. Medyo hindi ko gusto yung ganun kasi nasanay ako ang mga lights usually nasa middle. Personally for me, mas effective siya dito kasi dito nga talaga yung main use. Pero hindi talaga naiilawan yung other parts, like sa likod pag naghahanap ako. May mga, misa kasi pag nasakay ako ng car, biglang tapo na lang ng gamit sa likod, lalo na pag pagod ako. Hindi ko siya masyado talaga yung na-appreciate for me, no. Mirrors were working fine. This is an 8-speed pala, guys, ha. 8-speed dito tong car na to. Kasi minsan yung mga agents, hindi nila alam yun pag bumibili ka. They don't know that you're actually running an 8-speed pag nasa highway. Ganda acceleration niya, guys. Wala akong reklamo. Tinakbo ko na to papuntang Bicol. Tinakbo ko na to papuntang Lucena. Tinakbo ko papuntang Tagaytay. Walang naging problema yung car. Hindi ko maintindihan yung ibang influencers nagsasabi, "Oy, MG! Oy! Oy, MG!" Dorks. Pero technically for me, I like the MG for me, ha. Noong una skeptic ako nung kinuha namin to, pero kasi nga, dev, syempre, diba, sa marami hindi nakakaalam, Morris Garage is actually a tuning firm. Dati para yung Brabus, kung na familiar kayo. Then sila yung gumagawa ng mga race cars noon sa Europe. Ang MG, guys, may sariling racing team yan dati. It's a British car. Yan lang hindi naiintindihan ng marami. British heritage ito. Itong car na to. Binili lang siya ng SAIC. Parang Volvo. Ang Volvo kayo pag may-ari na ng gili. Pero does it, for me, personally, personal ko na lang to, I don't think does it make it a Chinese car. Just happens to know that this Chinese firm owns now a British heritage car. Yun lang yung pagkakaiba, no? Personal ko na lang yun, ha? Pero does it make them a Chinese car for me? Just own a piece of it. Parang Pilipino din yan, guys. Hindi porket nagpalit ka ng papeles mo ng Emirati ay talagang Emirati ka na. Pilipino ka pa rin. Pero sa papers mo, yeah, Emirati ka na by legal. Pero by heritage, talagang ano yan, kumbaga, Pinoy ka pa rin. Ganon din yung idea nun. Sa British car, sa nice car. Kung iba opinion dito, I don't give a fuck. So, ngayon, ayun, so far, okay naman yung engine niya. You know, for a small engine, ang ganda niya. Wala akong reklamo. Sa totoo lang, may nakita akong post dito, yung some random guy. Sabi niya na mas malaki pa daw makina ng Wigo dito, blah, blah, blah.
You know what? Personally, for me, I kind of like the MG better. Wigo's nice, but it's too damn fucking small, bro. It's too small, my guy. I mean, like, for me, hindi ko siya feel masyado. Na totoo lang. Hindi ko siya masyadong feel. I like Toyota. We have a Toyota at home. We also own a Vios. So, I like, but I'd choose this over a Wigo. Definitely, I'd choose this over a Wigo. Pero it's my personal choice, ah. I mean, like, hindi nyo naman kailangan sundin yung choice ko. May kanya-kanyang utak na kayo. Diba? Gamitin nyo. Personally, I'd choose this. Kasi ang laki ng legroom niya. Yan pa pala yung gusto ko i-mention dito, yung legroom. I love the legroom sa isang car. Nung una kasi hindi ko masyado pinapansin kasi bata pa ako, eh. I was young, you know, I didn't really care that much. Pero, yung legroom ng car, sobrang ganda. Nakaka-stretch. Yung family members ko kasi mga matatangkad. Ako lang hindi binayaan ng grabbing height. Pero yung father ko 5'9, yung uncle ko 5'10. And comfortable sila sa loob. Ako 5'7. Huwag natin pag-usapan yung height, okay? Tama na. Pero okay naman siya so far. Sa maintenance, let's talk about the maintenance of the car. May mga issues nga na medyo limited pa yung parts ni MG. So I do hope that the MG team or the franchisee is actually working on it. Ganda ng busina niya, no? Social. And then, so far okay naman siya. Iingatan nyo din lang, guys, yung car. Just like any other car. Alam nyo, guys, sa totoo lang, ito yung opinion ko, ha? Mapa-Ferrari pa yan, mapa-Lexus, mapa-Maserati, mapa-Gumpert Apollo, mapa-McLaren, mapa-Bugatti. Alam nyo, guys, kung hindi rin talaga kayo maalaga, kahit anong tibay ng car nyo, papalpak at papalpak pa rin yan. Alagaan nyo talaga lahat ng gamit nyo, laptop, sapatos, kotse, lahat yan. Kahit anong tibay nyan, kung balahura ka din talagang tao na hindi ka marunong mag-alaga, masisira at masisira din talaga yan. Guys, lahat ng bagay sa mundo nasisira dahil gawang tao yan. Anything na human made will easily be destroyed. Okay? So, alagaan yung MGs nyo. Personally, for me, wala naman kami naging encounter and mag-problem sa family ko neto. Ako yung madalas na gumagamit neto. So, alagaan nyo. Lagyan nyo ng armor all yung mga basics nyo. Check nyo yung mga oils nyo. Water, sa radiator, yung bibili nyo dapat, huwag yung ordinary water, yung meron talaga solvent na binibili for the ano. So far, okay siya. Wala akong reklamo. Everything's working spick and span. But I like the interior though. It's not leather. But I really can't complain that much for the price point. Siyempre, pero for the price point, no, wala naman ako reklamo. Maganda siya, hindi naman ako masyadong delikado na kailangan naka-Alcantara. Unless kung bumili ako ng Lotus, bumili ako ng LC500 ng Lexus, well, yeah, I am expecting it should be Alcantara. Diba? Sa laki ng perang ginagastos mo. Pero nakatry na ako, guys, ng Alcantara, no? I have friends also who owns high-end cars. It was okay naman. Sarap siya sa kamay. Parang nakapantalon or something. To me, it doesn't bother me. Driving is driving. It's just, those are just additional features for the brain na lang. Sa utak mo na lang yun, eh. Oh, wow, Alcantara. Diba? Yun na lang yun, eh. Pero for me kasi okay naman to, eh. Kundi ka naman masyadong maarte, kundi ka nagkakapaparticipate sa car show, it's fine. I have no complaints about it. Personally, for me, how would I rate the MG as a car person? Hindi na ako masyadong updated, eh, kasi natigil din at palitin kami ng hobby, magkakaibigan. Pero for me, personal rating, kung ayaw nyo ng rating ko, then don't watch the video. I'll give this a fair 7. Fair 6, fair 7. Yeah. Around those area for me. It's a fun car to drive. Not the fastest in the market, but it's a fun car to drive. To me, it drives like a go-kart. I like it. And I like that feel. No? I've tried fast cars before from my friends. And may mga personal din ako. And it's a nice car to own. Good for the family, for starting family. Or if you're an office guy, VA ka man, or mapa
nagtatrabaho ka sa corporate Manila. It's a very nice car to own. I would personally I'd endorse it. Ingatan mo lang. Pero sana yung MG nga, yun nga. Ang pina-comment ko lang sa MG eto. Yung parts nyo guys, ayusin nyo. Para hindi tayo napapahiya. Pangalawa, nung nag-try kami magpa-install sa mga kasa, may mga part na hindi pa sila familiar yung ibang parts ng MG. Like for example, nagtanong ako, ate, pwede ba magpalagay neto? Ganyan. Ang sagot sa akin, eh, sir, ano pa, hindi pa po ganun kagaling yung tao mag-install ng ganyan, ganito. And, uy, nice. Guys, look, another MG right there. Trophy. Nice car, bro! Ganon. Diba? So, parang, for me lang, ha, improving nyo yon, kasi, parang gumanda din ang community ng MG. Wala naman talagang perfect car, guys. Kung lang kayo papasin yung mga reklamo, huwag na lang kayong bumili. Mabuti pa, mag-scooter na lang kayo. Kung yan ang ayaw nyo, kung gusto nyo talaga. Kung gusto nyo, maglakad na din lang kayo. Pwede din, healthy pa nga eh. Diba? Lakarin nyo, simura paranyake, hanggang dulo ng hulo. Good luck. Sige, galingan nyo ha. Chichir ko kayo. Huwag na kayo magkotse kung puro kayo reklamo. Kasi lahat ng cars, guys, may pintas. Ang Honda may pintas din. Pag bumili ka ng Honda, dami ko naririnig. Eh, kailangan mo yung laptop para bumilis eh. Yung bubong niya, ang daming mabilis mabutas. Tunog 120. Tunog Pacboy. Lahat yan guys, may pintas. At least nakakasawa na rin. If you want the car, buy it. Don't want the fucking car, then leave. Di ba? Ilan na ganun lang kadali ang life eh. Basta for me, the MG is a nice car. I have no qualms over it. So far, yun lang, sa kasa lang, pakiayos lang ng service nyo and gandahan nyo yung team nyo. Alam nyo guys, may naririnig nga din akong issue before sa ibang mga manufacturers, mga European cars, like Porsche, no? I know people who owns Porsche. Nagpapagawa sila actually sa labas, hindi sa kasa daw ng Porsche. May mga comments ako naririnig kasi mas magagaling daw mekaniko sa labas ng Porsche. Sorry, hindi pala Porsche. So sila guys mismo, may mga reklamo din, nagigets nyo, gawa nyo na, magagawa naman ng paraan eh. Importante may nagagawa naman ng paraan and nag-expound naman yung company, which is good. So guys, I wouldn't be talking so much anymore. Ako nagbigay lang ng quick tips, especially sa mga bagong bibili ng MG. Ginawa ko lang talaga to kasi syempre, nakakaumay naman yung mga nagsasabi, oh, mas malaki pa makina ng Wigo eh. Okay naman, I like it, the car's fine. When my friends and I had fun last night in Cavite. Okay? So guys, just do your own research too. Huwag lang kayo mag-rely sa video na to. Gawa kayo ng deeper research kasi pera pa din yan. Money is money. And aralan nyo mabuti. Alamin nyo din ang history ng MG. Huwag lang kayong bili ng bili para na-appreciate nyo yung binibili nyo. Then, tanong nyo din. Tignan nyo din yung ano, magtanong-tanong din kayo sa forum. At ang tanongan nyo guys, yung legit talaga. Yung mga owners, hindi yung ano eh, binentahan nga ako ng MG tapos ano eh, mas malaki pa yung Wigo. Yung mga ganun guys, nakakairita yung ganun. Magtanong kayo talaga sa owners talaga, yung mga na-experience. Kung na-experience niya yung ganun, oh, well, that's good, that's another opinion, that's something for you to consider, no? Personally kasi for me, wala kami naging problema sa MG and I have friends here na naka-MG and so far wala silang complaints. So yun, hope this video helps. Enjoy guys, and I hope you chose the right car for you.